balita mo, di ba nakikipag-usap si Dominic kay Bea? Eto na nga, yun na nga daw, na parang gustong makipag-usap kasi hindi pa sila nag-uusap ng harapan pa. Naku, eto siya, isang sikat na young actress. Nay, naloka, kasi eto na, meron na siyang resibong ipinakita. Uy! Na ano? Na never niyang pinagbigyan. Pinatos. Ipinakita niya mismo ang text messages. Uy! Na mimilit yung lalaki. Perfect. Chika, kumusta na po kayong lahat? Maraming salamat po sa mga tinatanggap naming komento na kami ang inyong pampaalis ng stress at kalungkutan. Pero may isa po kayong katangi ang ibinato sa amin. Kami raw po at ito ang programang nambubulabog ng kanilang kamalayan. Di ba naman, Robert Chika, nakakatawa? Nambubulabog. Totoo, hindi namin kayo tatantanan. Hindi namin kayo... Gusto mo kayo? Tayo pa nagsabi ang tayo nga ang ayaw tantanan eh. Hindi namin kayo tatantanan sa mga intriga. Ayan. Naku, ano naman kaya masasabi nitong si Baricotot Wendell Alvarez? Siyempre, nakakaloka talaga ang lahat-lahat ng mga intriga sa loob ng Showbizlandia. Walang nakakaaliw, nakakabaliw. Nakakaaliw at siyempre nakakabaliw talaga. Salamat po. Maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal at yun pong respetong ibinibigay nyo sa amin. Wala pong katapat na kahit magkano yan. Sobrang salamat po. Siyempre pa, nandito na naman po tayo sa ating komentuhan, opinyunan at halakhakan. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa at ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan, hindi rin tayo lalayo sa siyempre pa sa pinagpipistahan ng taong bayan. Di ba naman? Yung hiwalayan pa rin ni Bea Alonso at Dominic Roque nagsali-saliwa na ngayon ang mga kwentuhan. Itong sinasabi namin sa inyo, hindi namin kayo tatantan na. Meron na ako mga gay benefactor, may mga pangalan na ng mga politiko na binabanggit. Ano naman po kaya, kumusta naman ang kalagayan ng kanilang mga puso? Ano ang balita mo? Di ba nakikipag-usap si Dominic kay Bea? Eto na nga, yun na nga daw, na parang gustong makipag-usap kasi hindi pa sila nag-uusap ng harapan pa. Nang masinsinan. Ito na yung parating-parating pa lang. Pero gano'ng katotoo yung sinabi ng ating source na mukhang hindi naman sa maramot, kundi ipinagkakait ni Bea ang kanyang panahon para magkausap sila ni Dominic. Oo. Yun na nga sabi ni Dominic na, di ba, nakiusap siya. Bawal yung, huwag niyo iba si ano. Kumpletohin mo dapat yan. Kumpletohin mo. Humiling siya na huwag iba si niyo. Hindi, ikot mo siya. Ikot mo na nga, anak. Kasi ganito nga, di ba? Dahil sa naglalabasan ngayon, naglalabasan mga bashing kay Bea, kay Dominic, nahati na ang tao. Kaya ang sabi ni Dominic, huwag niyo na siyang i-bash. Dahil si Bea... Bea's beautiful inside and out. No bashing, no negativity. Correct. Diba? Parang ganon. Siya na po ang nakikiusap na ang pagtanggap naman ng kampo ni Bea tungkol sa kanyang sinabi, lalo na yung pagpaparetrato niya, pinost niyang picture na nakaupo siya sa mga tipak ng bato sa tabi ng dalampasigan na nakatingin sa kawalan. At ang sabi sa kanya, nagdadrama. Nabuking ka na kasi, kaya ganyan ang ginagawa mo. Nagbabait-bait. Nagbabait. Wow. Yun po yung termino na ginamit. Nagbabait-baitan. Kasi, nagkabukingan na. Yun. At, di ba ang punto nga natin, okay, meron kasing sa kampo ni Bea ay may mga nagtatanggol sa kanya na nagsulat na pinost yung pagka manipulative, sad boy. Ganun. Meron din silang tinatawag na hustler. Ano po ba ang ibig sabihin ng hustler? Diba? Mapagsamantala. Diba? Oo. Sino po ba ang pinatutungkulan? Siyempre, 1+1 lang naman po yan kahit hindi tayo marunong ng arithmetic. Diba? Pero siyempre, kailangan din naman makiusap si Dominic sa kanyang kampo na tigilan din ang pambabash, hindi directly kay Bea, pero siya rin ang pinatutungkulan.
alam. Oo. At tulad ng kanyang kapatid. Oo, yung kapatid niya na nag-post. Ano ang sabi? Na ang sabi ng kapatid niya, yung tungkol sa... Metao raw. Na yung wolf na nag-release ng... Ship's clothing. Oo. Parang mapagtanggap. Oo. Na siya ay mabait, bait-baitan. Pero, sa totoo. At saka ngayon, binawi niya yun. Hindi daw patutumayan kay Bea daw yun. Isang endorsement daw yun. Patungkol daw ito sa trabaho work. Niya. Oo, sa work daw. Ako naman, ang dali-dali ko naman sagutin yun eh. Bakit itinaon mo sa hiwalayan ng kapatid mo at saka ni Bea? At anong pakialam ng taong bayan sa trabaho mo? Tama. Ano ang kiber ng mga netizens kung may problema ka man sa work mo? Mahirap, hindi ka makapagtatago sa ilalim ng carpet. Mm. Kasi, tinaon mo pa yan sa panahon na talaga nagsasalim bayan ang mga diskusyon. Diba? At hindi na raw niya ulit gagawin. Eh kasi bibibangin ka talaga ng mga makabeya. Kasi nakakagulat naman kasi bigla na lang labas niya. Kaya nga ang sabi nung magsabi si Dominic na stop the hate, kumbaga, stop the bashing, ganun-ganun. Abay, sabihan mo muna yung kampo mo. Mm-hmm. Diba? Linisin mo muna bakuran mo bago ka manglinis ng bakuran ng ibang tao. Ganun diba? Dapat ang mangyayari. Yung pa-victim, anong interpretation mo? Ay, yung pa-victim, syempre, na parang na lumalabas kasi na parang nagamit lang daw siya ni Bea sa kanyang pag-move on dati kay Gerald sa ghosting, di ba? Kasi siya'y sumunod. Kaya ngayon, nilalabas-labas niya yung mga picture-picture niya na ano, di ba? Mga reels. Mga reels, kung saan sila nakarating, yung mga sweet moments, di ba? Parang pampalambot ng ano yun eh. Pampalambot ng puso. Diba? Na parang, tignan niyo naman kami, totoo naman kami nagmahalan, minahal ko naman siya, mga God. Kumbaga sa paglalaga ng karne, nilagyan niya ng tinidor. Plachis. At saka posporo, yung palito ng posporo. Yun ang parang lambot, diba yun? Pero hindi po kasi tinatanggap yan ng kampo naman ng mga kaibigan at malalapit na tao kay Bea Alonzo. Yung manipulative, meron pong mga ganyang kumakalat ngayon na komento na manipulative at saka tantrumero. At saka alam mo ito talaga, hindi ko to mapaniwalaan na madaldal siya. Kasi very deceiving, diba? Sa pagtingin ko kay Dominic Roque, para bang man of few words. Correct. Tama. Kasi hindi ko siya nakikitang dumadaldal. Oh, at saka yung mukha niya, mukhang mabait. Mabait talaga. Yung mabait na mabait. Correct. Kasi nagsimula po yan dun sa sinabi niya na hindi imbitado si Daniel Padilla sa kanilang kasal ni Bea dahil 2020 pa raw po nang huli silang nagkausap, nagkasama ni Daniel Padilla. Diba? Correct. Doon. Kasi parang naalangan ang mga kababayan natin. Kalalaking tao mo, ikaw pa anong pasimuno dyan? Sana si Bea na lang nagsalita. Maintindihan natin dahil babae. Doon nagsimula ang lahat kasi naging maangas siya doon kaya ay teka ba't may angas diba ano tuloy yan binalik sa kanya bisita nga lang si Daniel ikaw nga pinang iimbita mo yung kasal nyo ni Bea hindi ka rin pala invited diba yung pagiging daldal hindi ko talaga ma-imagine na madaldal itong si Dominic Roque kasi na late lang pala naman sa kanilang schedule ng pagmumotorsiklo si Daniel na hindi nyo man lang kinumusta baka naman sobrang traffic o may sakit yung tao pinilit lang na makarating o baka may personal na problema sila ni Catherine kaya siya na late. Bakit kailangan ipagdaldalan? Tsaka bakit kailangan personalin si Daniel? Krimen ba yung ginawa niyang na late lang ng ilang oras sa tipanan? Yun na. Diba? Parang ang babaw. Parang hindi yata natin maiaapuha ng katwiran at dahilan na bakit ganyan ka, di ba? Tsaka yung tantrumero. Ano yung kwento? Pag hindi daw nasusunod ang gusto. Isa pa yan, doon ako naloka. Kasi kunyari, meron silang, halimbawa, yung pagdidesisyon, halimbawa sa pagdidesisyon, kasi sila pong pangaplano, kailangan daw, aantayin lagi daw ito si Dominic na nabalitaan ba niya yung kailangan si Dominic sasabihan ahead of time kasi hindi daw siya makakapagdesisyon ng agad-agad pag sinabi, punta tayo dito. Kailangan daw, may paabiso na. Ay, may abiso? Bakit meron ba siyang pagpapaalaman? Yun na nga ang lumalabas kasi hindi daw pwedeng, next week po ba tayo sa ganito? Anong araw ba yan? Ganon. Ay, baka hindi siya payaga nung pinagpapaalaman niya. Ay, busy siya. Pwede. May ganon daw, kaya nagiging... Busy saan? Nako, siyempre, sa kanyang boss. Diba? Oo nga. Alam saka, mo, alam busy situation niya, boss. At saka alam mo, kaya siguro ganon ka. Tignan mo naman, siguro mayroon siya talaga ganon kasi na-late lang si Daniel Padilla doon. Idinaldal na.
Pinersonal na. Oo, kaya siguro ganun siguro. Pagka sinabi siguro ni Bea na pupunta tayo sa ganito, pupunta tayo sa ganito, magbabakasyon tayo doon. Kailan ba yan? Ibigay mo sa akin ang exact date at ano oras para makaalis tayo. Oh, may plano. Ganun daw yun. Kaya, pero daw mga pagtatala daw ganyan, hindi daw pwede. Oh, punta tayo sa chuchu ha? Ay, hindi. Kailan ba yan? Sandali ha? Basa ka pala yun. O, yung salitang hustler. Ay! Pasigaw yun eh, hustler! Oo. Oh, talaga yun na ganon. Siyempre, wala naman silang sinabi na Dominic Roque is a hustler. Walang ganon, siyempre pa. Wala. Nagtatago din sa ilalim ng carpet yung ulo ng kwento. Correct. Diba? Pero siyempre, alam na natin kung sino yung pinatatamaan nun, diba? Correct. Ano naman kaya ang pinagsamantalahan ni Dominic kay Bea? Mm-hmm. Ano naman kaya? Kayamanan? Kagandahan. Maari siguro, okay. Mayamanan. Oh, di ba? Kasi ba sinasabi nila eh, kapag may karelasyon, ang galing magpaibig niyan eh. Mm-hmm. Ang galing magpa-fall niyan. Ano nga, may tawag yan eh. Ang galing-galing magpapasok niya. Ayun. Hindi ba may ganyan? Ganun, galing magpa-fall niya. Mm-hmm. At saka sabi, ang magaling ang bukadora ng bibig. Okay. Bukadora. Eh kaso, akala nga natin, man of few words yan. Diba? Yung pala, ang bukadora niya pala iba. Madaldal. Deceiving talaga. Kailangan kilala natin talaga ang tao bago natin lapatan ng tamang pagkakakilanlan. Ano? Correct. At saka, marami rin nakapansin na mula nung maging magkarelasyon na si Bea at si Dominic. Mukhang nagkaroon ng gano'n yung Dominic. Ay, gano'n? Parang may angas. Siyempre, kahit ako mismo, kunyari, jowa ko si Bea. Jowa ko si Bea. Bea Alonso to, no? Bea Alonso yan, no? Oh. Yun yun. Pero pag Wendell. Pero, ay, teka naman. Okay lang. Okay lang. Siyempre, na iba yun. Nakakahawa ba yung estado? Nakakahawa ba yun? Oo, kasi pilit mong isasabay yung sarili mo eh. Tama. Kaya kahit nagsasuffer ka na, nahihirapan ka, wala kang magawa, no choice ka, ginusto mo yan, kaya panindigan mo. Eh, hindi ba ang mga PA, ano ang sabi? Mas mataray pa ang PA kaysa sa artista. Ay, oo. Totoo ka. Kahit siya ang angulo. Totoo ka. Ang ipitigpit ng PA sa madala nga artista daw, okay. Oo, ang daling kausap. Alam mo, nakakaano talaga yan, invite ba yun? Imbibe. Oo, naka-imbibe talaga. Katulad yun ng mga nagtrabaho sa Senate. Di ba, senador siyempre yung pinagtrabaho. Ang feeling tuloy ng mga nanong parang senator na rin sila. Nakaganon sila. Naiimbibe. Oo. Posisyon. Dapat hindi ganon. Pero ano ah, kung magmakaawa man ngayon o gusto ni Dominic na magkabalikan sila ni Bea, hindi ito ang tamang panahon. Ay, palamig muna. Magpapalamig. Parang Katniel. Oo, dapat ganon. Diba? Kinambalan ang Katniel. Ay, yes. Kailangan palipasin muna. Pero alam mo, kapag binalansin natin yung hiwalaya ng Catherine Bernardo, Daniel Padilla, tsaka Bea Alonso, Dominic Roque, mas controversial itong kay Bea at kay Dom, ano? Ay, oo. Oh, pinasukan kasi ng masalimuot. Correct. Na kontrobersiya. Mm-hmm. Kasi yung kay Catherine at kay Daniel, yung kaliwaan. Mm-hmm. Pero ito, parang nadagdagan nito ng maraming rekado. Kumbaga sa lutuin na loob. Maraming rekado. Na questionable pa nga. Ayun diba? Na. Yun. Ano nakikita mo sa relasyong Bea-Dominic? Magkakasundo pa kaya? Ay, tingin ko hindi na. Mm-hmm. O kasi, di ba, alam mo naman, nagsisimula dun sa mga, kung ano-anong mga kwento. Siyempre, ikaw ba naman babae, makipag-ano ka pa sa lalaki, makipagbalikan ka pa kung ganito ng mga kwento na tatanggap mo. Mm-hmm. Pero, siguro ang pagmamahal, nandun pa rin. Pero tumigas na rin siguro ang puso ni Bea. Pagkatapos ng maraming kabiguan sa pakikipagrelasyon, eto na naman. Mm-hmm. Pero ito yung parang pinakamasalimuot, no? Oo, diba? Kasi ang daming pangalan. Oo, ang daming. Ang daming parang kaano mo pala kasalo mo sa isang pinggan. Parang ganon. Ewan ko rin kung paano haharapin ni Dominic Roque ito. Meron ako isang kaibigan ang sabi, actually pinasikat niyo si Dominic sa totoong buhay. Tama. Actually pinataas niyo ang premium ni Dominic. Para bang buo na sa kanyang loob na may ginagawa ngang extracurricular activity itong si Dominic. Mm-hmm. Parang pinataas daw natin yung premium, yung mga indecent proposal daw, siguradong pila-pila ngayon. Ay? Ganun ba talaga? Maaari. Gawin natin itong positibo. Huwag na si Dominic. Huwag na si Dominic. Lahat naman ng tao na pinag-uusapan, kahit na pangit pa yan. Basta pagkakita mo, uy, si ano yan? Siyempre, dadaming tao. Uy, si ano yan? Yeah. Diba? Ngayon, kapag na-bore na pinag-uusapan ka, may chance kang bigyan ng proyekto dahil nga, isang samantalahin. Sa panahon. Panahon niya ngayon. Eh, yung mga booking. Ay, yung mga booking, syempre. Kami mga, syempre, sa ating duwento, di ba? Oh. Word of mouth yan, eh. Oo. Oh.
Nagkaroon tayo ng idea. Totoo ba? Pag akala ko kasi hindi, yung pala pwede. Yun. Lalo pa may umiikot ngayon na kwento na kasi daw, hindi na po namin babanggitin ang buong buo. Kasi daw si Dominic ay may maipagmamalaki sa pagitan ng kanyang dalawang hita. Ay! Tapos, modern day, yun ang sinasabi, di ba? Modern day Chubachenes Eclabu. Si Chubachenes Eclabu. Chubachenes Eclabu. Yung kinukwento ngayon eh, kalat na kalat yun, di ba? Yung hinahanap daw ng isang tulad ninyo sa isang lalaki ay kinakayang i-deliver ni Dominic. Yun ang kwentong kumakalat ay, alam mo, nanganak portion. Na po ng nanganak ito. Talent portion. Diba? Pataas nga ang premium yan. Pakaganyan. Pero hindi mo kakayanin. Ay, hindi ko kakayanin yun. Gusto ko ilang zero yan siguro. Ang daming zero. Mm-hmm. Naku, ako hanggang dalawang zero lang eh. Pero kung totoo... dalawang zero lang. 5 pesos. Pero kung totoo naman po na ito talaga ay naging linya ni Dominic noon pa, dapat ang laki-laki ng pera niya ngayon. Ay, Ang milyon na dapat. Kung totoo. Kaya nga, kailangan niya magsalita. Bakit sinasabi na si Bea lang daw ang gumagastos kapag ka nagpunta sila sa ibang bansa? Bakit si Bea lang ang talagang naglalabas ng pera sa bulsa? Si Dominic hindi. Hindi naman natin alam kasi hindi naman natin sila nakasama. Kasama. Tayo, hindi rin natin sila nakakasama sa pagpunta sa abroad. Diba? Hindi natin alam yon. Pero yun po, yun ang kailangan talagang tugunan ng sagot at paliwanag ni Dominic. Diba? At sana lang itong kwentong ito, Nanay, hindi matulad to kay Katniel na magmula ngayon, hindi pa natin talaga alam ang dahilan. Diba? Ito nga, medyo linaw-linaw na eh, no? Oo, pero kasi ngayon malinaw, pag hinalo mo kasi lalabo ulit yan eh. Totoo yan. Makakaukaw yun sa ilalim. Pero ikaw, naniniwala ka dun sa kwento na may kasabay si Bea? Mayroon. Naniniwala ako doon. Babae, lalaki? Siguro hindi babae. Maganda yung sagot niya, hindi babae. Ikaw, magpakatotoo ka, Romel Chica. May bangs ka pa naman na hinawi mo sa gitna. Kay Popsy. Yes! Bago kita, with your permission, Direktom, bago pa kita bigyan ng Ulta Bio para wag sumakit ang ulo mo. Bawal ang stress. Bawal ang puyat. Bawal ang pagod. Mag-Ulta Bio ka. Para makapagkwento tayo ng malina. Kasi, mahirap pagpuyat. Mali ang mga atake. Supply, niniwala ka na. Anong paniwala mo? Kung meron palang kasalo sa pinggan si Bea Alonso. Malamang. At kung sakali man, ano ang gender? Questionable. Kasi wala naman lumutang na babae. Walang lumutang na babae. Walang third party na babae. Pero, diba? Alam mo, may nauhinigan ako. Ano? Ang kay Dom? Walang. Di ba riwala din naman. Ang sa akin lang naman, tinatabit ko lang naman yung mga naririnig ko din. Ano mo, girl, na binanggit mo? 2-5. Diba? 2-5. Lumabas ngayon eh, pati yung picture ng girl. Ng girl. Pero bakit ganun? Pagka dinaan natin sa botohan, plebisit kunwari. Ay, bakit ganun? Mabilisan talaga. Plebisito, ba't ang mga Pinoy ay naniniwala hindi babae? Si Bea pa nga ang pinagbibintangan na babae. Ang gusto. Alam mo, ang kwentong ito, kapag hindi ka nag-focus talaga, kapag hindi ka umiinom talaga niya, ultabayo talaga. Meron lumabas na isang kwento na si, dahil may third party daw, hindi daw kay Dominic yung third party. Yung third party daw kay Bea. Pero yung isang actress daw. Sino naman daw? Ibulong mo nga sa akin. Wala ka maisip, no? Sino daw? Di may actress daw na nandun daw sa kapamilya actress eh. Kaya nga. Parang hindi naman ano yun. Blind item. Parang hindi naman totoo. Kasi sabi daw, yung binulong ko sa'yo, nung nalaman daw ito ni Bea, parang Bea Alonso ako. Ano pa ba kulang ko? Parang nangyari yung kay Katniel lang. Ay, Katrina ko. Parang ganun daw. Pinagkatiwalaan kita, minahal kita. Parang diba? Ganun daw. Ang ibig mo sabihin, may blind item na lumabas na si Bea ang may third party. Ang hula nga nila. Siya pa yung binulong mo na yan. Naguluhan ka tula. Siguro kailangan uminom na Ulta Bayo. Bigyan mo nga. Sa'yo, 2-5. Ito, 3 pera. Pero yung binulong ko sa
tutukusin mo, di ba? Posible. Kasi di ba, halos lahat ng ano. May pinakakawalan ba yan? Oo, oh, di ba? Oh, ikaw na nagsabi, di ba? Alam mo yon. Parang ano yan eh, pagka tumaya yan eh, pati pamato kasama. Ay! Di ba? Tsaka kilala natin yung ano, parang... Correct. Oh, pero yung sabi mo, may babaeng third party kay Bea. Eh ano sabi ng iba, si Dominic na yun. Sabi nila, babae mo si Dominic, girl ba siya? Nakakaloka. Lalo ba sa talabas po, talaga, ano man yan? Talaga sa social media po ngayon, mga kachika, wala nang ligtas. Mm-hmm. Kumanan ka, sapul ka. Kumaliwa ka, sapul ka. Gumitna ka, sagasa ka. Saan sila pupunta? Basta lagi niyong iisipin, artista kasi kayo. At ito ang kabayaran ng inyong popularidad. Oh, correct. Diba? Tama. Kaya dapat, nagpapaliwanag. Kung hindi naman magpapaliwanag, magtitiis kayo sa mga mababasa ng mga sigaw. Ayun. Tama. Yun lang naman. Yung mga komento, diba? Handahan mo muna. Ay, sinit ka ba? Si Bea at si Dominic. Nakantahan ko na lang siya na, you said to me, I love you, but you like, you're the one, you're the one. Sino kumanta nito? You said I love you, but... I said I love you, but I lied. Naku, Michael Bolton to. Grabe, ang magagalit ng kundi. Si Tina, paborito niya to. Oh. Doon na lang tayo sa refrain kasi mukhang hindi natin. Said I loved you, but I lied. Cause this is more than... Said I love you, but I lied. Yun lang alam natin dyan. You're yun, the one. Ikaw pa ba, makakalaw yan? Ikaw pa ba? Alam mo, mahirap na kanta yan. Sinabi ko sa'yo na mahal kita, pero nagsinungaling ako. Ay, ayun. Oh, ayun, maganda tagalugin muna lang. Sige. You are the candle, loves the flame, a fire that burns through wind and rain. Shine your light on this heart of mine till the end of time. Ibig niya sabihin, ikaw ang kandila at ikaw ang bumubuhay. Ikaw pa rin ang apoy na tumatayo at nananatiling matibay sa kabila ng mga hangin at ulan. Ang galing talaga! Kabila ng hangin at ulan, oh. Shine your light on this heart of mine till the end of time. Apuyan mo pa ang puso ko. Oh? Ikaw magsisilbing liwanag. Para tingihin mo pa rin ako na matatag hanggang sa huli. Diba? You came to me like the dawn through the night. Dumating ka sa buhay ko na parang ikaw ang madaling araw pagkatapos ng gabi. What? Oh, napakaganda. Ang galing diba? Just shining like the sun. Diba? Out of my dreams and into my life, you are the one. You are the one. What? Hintayin po natin ang pagsikat ng araw at buwan. Sa kanikanyang panahon, meron silang liwanag. Yun yun! Ayan! Ayan! Ayaw ni Ali. Eto na, sino ba ang atin dapat pasalamatan mula sa puso? Unang-una, Tito Manny Garcia and Tita Norsky. Maraming salamat. Aloha! Nasa Hawaii pa sila. Wow! Mm-hmm. Iron Leah! Nang Qatar. Miss Nadia! Nang Belgium. Ronagy Real ng Barcelona, Spain. Juris Doctor Channel ng Amerika. Lulu Malig ng San Francisco. Wating Wating and Bahaw ng London. Yes. Sila po ang mga bumubuo ng Tingalingaling Angels. Okay. Ria Reyes, Rice and Jocelyn Velasquez of Quebec, Canada. Si Rhea Reyes nandito. Uy! Rice Velasquez, napanood ko yung vlog mo. Salamat sa pagsusuot mo ng jacket ng SNN. Kabuuan ng vlog, suot niya. Yung Showbiz Now na hoodie. Galing. Salamat sa iyo, anak. Thank you at mag-iingat kayo ni Jocelyn dyan sa Quebec. At ang susunod ko pong babatiin, miss na miss ko na. Ilang dekada na kaming hindi nakikita. Kaklasiko po nung kolehiyo at kaibigang matalik. Rudelin Hidalgo na miss ka namin sa reunion. Mag-iingat ka sa Amerika. We miss you. Ayan. Maraming salamat, Herminia Carrion. Nakararating lang dito kanina. Oh, thank you. May mukha na ang pangalan. Correct. Of course, Herminia Carrion, salamat sa pag-alala. Katrina Karim. Rene and Roma De Leon, Ferdy and Jojo De Leon, mga mahal kong pamangkin ng sobra-sobra. Ombong and Merle Ventura. Mm-hmm. Catherine Amos, ang Rampadora at saka Raina ng Sydney, Australia. At si Tito Jerry and Kenzo Bongbong. Ano pa? Eddie and Lani Ranieses. Juan and Laarni Castañeda
sila pa sa Dina, California. Wow! Cherry Bacus of EWB America in Bangkok. Ninang Tita Flory Estrada, Ninang Letlet Cocabo, and of course, our Ninang, the most generous woman of all time, generous Dunya talaga. Lily Chua. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Sino magbabato nito? Naku, ito na nga ang ating blind item for today's video. Naku, ito siya. Isang sikat na young actress. Uy! Marami sila, pero sige. Pero ito, talagang ito, nagkaroon talaga ng moment talaga to. Talagang siyang pinag-usapan ng 8 diretso ilang buwan. Oo. Ito na, di ba matagal siyang nanahimik? Oo. Sa mga nasasangkutan niya, mga intriga at controversy. Pulang mo muna sa amin kung sino yan. Natatawa si Derek. At si Ali. Saka si Mike, sabi niyo, maitsusera pa lang. Hinihiling kasi ito noon pa, magmula nung umusbong ang pangalan niya sa hiwalayan ng isang couple. Ay, talaga na sikat na sikat. Talagang never tayo nakarinig mula sa kanya at sa mga kasamahan niya na malalapit sa kanya. Oo nga, walang patutsada. Tumahimik yan. Tumahimik ang lahat. Walang patutsada. Wala, diba? Wala. Ang kampo niya. Correct, wala. As in, wala. Naging ano talaga siya, naging positive siya sa mga narinig, kahit mga kasiraan na nababasa nating lahat-lahat. Ang papangit, di ba? Ultimo yung mga lumang issue niya na ibalik na dahil sa issue na kasangkutan niya. Pero alam mo, tama yung ginawa niya. Ang mga bato na ipinupukol sa atin, pag dumami ng dumami, nagsalansan ng ganyan, pataas ng pataas, nagiging hagdan yon sa tagumpay. Ito na ngayon ang narating niya. Dahil sa pagiging tahimik niya, na alam niya naman sa sarili niya, na wala siyang ginagawang masama. Ano na ganap? Naku, ito na. Nay, naloka. Kasi ito na, meron na siyang resibong ipinakita. Uy! Na ano? Na never niyang pinagbigyan. Pinatos. Na, na yun ang kumakalta, pinatos, patos niya daw. Ilang beses. Na siya ang dahilan. Pero dahil lumabas na, ipinakita niya mismo ang text messages. Uy! Na mimilit yung lalaki. Perfect. Yung lalaki talaga. Gusto ko yun, yung perfect. Perfect. Uh-huh. Ati B, di ba? Perfect. Ganon. Ayun, pinakita niya na talagang ito, masugit talaga yung lalaki. Nakala niya kasi na ito si babae na ganun-ganun lang. Kayanin niya dahil gwapo siya. True. Crush pa naman siya nito noon. Sinamantala niya, akala niya, porkit crush siya nito, madali ang mga bagay-bagay. Ay! Doon pala nagsimula yun kasi sinabi, naging vocal yung babae na crush siya. Kaya doon naman humugot ang mga itsuserang palaka na may namamagitan sa kanila. At pati yung lalaki, humugot ng lakas ng loob na kakayanin niya. Oo. Naman pala man suman. So hindi pala siya anaconda? Hindi. Vindicated siya. Kahit as na tulog pala, hindi siya yun. Nako, kahit na yung, ano nga yung maliit na pag nilalabong asin? Bulati. Bulati. Wala. Kaya nakita mo, pero tahimik siya. Hindi niya kailangan magmaingay kasi personal siya eh. Na alam ko sa sarili ko at meron akong resibo na hindi totoo lahat. Alam mo, totoo yan eh. Kapag alam mo raw ang katotohanan, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa at mag-isip ng sasabihin mo. Correct. Kaya parang hindi siya nagsasalita nung kasagsaga ng mga issue na yun. Oo. Tahimik lang siya. Pero dun sa isang issue kinapalooban niya, talagang ay, laban siya doon. Rat siya doon. Tal-tal siya. Oo, laban talaga siya doon. Meron siyang idinidepensa noon. Pero this time, binibilang na lang daw niya yung positibong nagaganap sa buhay niya. Yeah. At least, ang galing nito, nag-mature talaga siya. Hinarap niya ng mature, ng may... Sana makarating doon sa girl. Naku ba ha? Ay, sana makarating doon sa nakahiwalay nung aktor. Walang kasalanan. Ganun pala ang nangyari. Para naman, ma-vindicate naman itong siyang actress. Baka next year, para sa eksaktong gawa ng pelikula. Boom! Naku. Why? Eh, ang vindication dapat ibinibigay maaga kasi wala namang ginawa. Bakit siya kinawawa? At saka nakakatakot lang, baka pagsawaan. Ganun. So, kailangan meron talaga nakatago. Correct. Na pwedeng pag-usapan at ilantad pag dumating na yung panahon. Tamang panahon. Kantahan mo nga siya. Nabigla siya. Kantahan ko siya ng Even Now. Barry Manilow. Ang ganda niya. Even Now.
come so far. Okay. Namimiss ko ang mga kanta ni Barry Manilow. Ito talaga ang walang kamatayang awit. Mm-hmm. Pag narinig mo, magmimilangkolya ka talaga. Mm-hmm. At saka gusto ko yung Weekend in New England. Okay. Last night, I waved goodbye. Ang ganda-ganda. If I should love again. Kanino yung Through the Years? Kay ano yun? Kay Kenny Rogers. Kay Kenny Rogers. Si Kenny. Huwag mo na kami itatang si Kenny. Nagpahinga na siya. Siyempre. Oo. Nako, tumigil ka na. Ali, thank you. Namiis ba siya? Kumain ka sa restaurant niya. Mag-Kenny ka. Kanya ba yun? May Kenny na lang tayo. May Kenny na lang tayo. Burico maglolo. Papali. Diba? Malago. Malago. Masanting. No. Kala nyo, kayo lang direkto, ma. Marunong, ha? When? Oh. Intayon. Naimbag nga malam. Diyos te, ginagbuya kayo. Diyay tibangin. Ikaw naman, mag-ano ka, Ilonggo. Ay, te, ari di kami. Oo, oh, nagahulat ng kamudera. Anong kahulat? Anong hulat? Nagaantay. Ah, nakahulat. Nandito na kami, inaantay namin kayo. Ari na kami, gahulat kami sa imo. Ari ka di. Ari, oh, ari, ari, oh, ari. Ari ako diri. Ayun. Ah. O, isang clue na matindi tungkol dito sa young actress. Ay, yung young actress na ito ay talagang alam, katatapos na lang kanyang teleserye. Ito na pinag-usapan. Ah. Kung bata ang magsasabi ng maliwanag sa English, yung bright, magmabubulol, ano? Oh, ay, oo. Oh, oh, oh. Very bright. Oh, ano? basta gano'n. Oo. Oh, oh. Yun na po, nako. Anong dapat gawin? Nako, ito na po. Mag-subscribe na po kayo. Mag-like, mag-share. At pakisama na lang po din po ang aking Rommel Chica Vlogs. Ang ganda ng mga content. Salamat po. At syempre, direct Beverly Verhel. Miss ka na namin. Mag-iingat ka palagi sa Toronto, Canada. Mahal na mahal ka namin. At syempre, supportan nyo ng aming Showbiz Now na official. Ito yung tinatawag namin na TikTok. At syempre, sasabi naman sa inyo, please, don't skip. At don't forget. Oh. Don't forget. Sabi niya, don't forget. Magsisipin nyo. At don't forget to hit the bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. Hi nako mga kachika. Tuloy-tuloy pa rin po ang pambubulabog namin sa inyo sa pamamagitan po ng mga isyong may basihan, isyong may resibo, opinyon na aming paninindigan. Of course, maraming salamat po sa ibinibigay niyong tiwala sa amin at pagmamahal. Rommel, thank you so salamat much. Salamat po, Nanay. At Wendell Alvarez, bye. Thank you. Thank you to Dr. Seth Rommel. Hanggang sa muli, dito lamang po sa inyong programa, ating programa, at ito po ang Showbiz Now! Now! You're good love before. Ano before? Again!